meron tayo ngayong ano dito. Minute ko to doon sa McDonald's, Bios 2010, Batman. Tiga-Cubao siya, may problema daw itong ano nila, Bios nila. Ito. Sir, excuse lang. Ayan si sir. Ano bang nagiging problema nito, sir? Oh, ito. Pagsak lagi yung ano niya, yung minor niya. Pag-traffic. Pag-traffic daw, bumabagsak yung minor. Tapos? Tapos di ko alam kung related ba yung aircon niya dun sa pagbagsak mo. Kasi humihina eh. Humihina yung aircon niya. Humihina yung aircon. Walang lamig. May fan siya. Pero... So, matagal na yung ganung ano, sir? Matagal ko na siya na-encounter. So, yun ang iaano natin mga paps. Yung bumabagsak daw yung minor niya pag traffic. Tapos humihina yung lamig. Minsan namamatayan daw siya ng makina, sir, no? Tapos yung ano, yung aircon humihina daw. So, tingnan natin kung anong nagiging ano nito problema. So, pinapalamig ko lang sandali yung ano, makina. Okay. I-scan natin muna mga paps para makita natin kasi yun nga yung concern ni sir is malamig naman yung aircon niya, nararamdaman ko malamig. Yun nga lang daw pag minsan pag nasa traffic siya, stoplight, ang nangyayari nararamdaman niya daw yung minor parang bumababa hanggang minsan namamatay, tapos humihina daw yung lamig ng aircon. Yun ang iano natin dito. Toyota. May napagawa na kayo dati dito? Wala pa po eh. Ginawa lang po namin dyan dati, pinalinis lang po yung throttle body, tapos pinalitan po yung spark plugs. Tapos kahapon naman po, ang ginawa is pinalitan po siya ng map sensor. Pinapalitan nyo kahapon ng map sensor? Oo. Tapos yun po yung ano, ganun pa rin po yung problema niya. Pinapalitan na daw nila ng map sensor. Di inano ba to, in-scan? Hindi. In-scan po, tapos yun po yung lumabas. Map sensor daw. Yun lang. Tapos hindi rin umayos, no? Teka lang. Kahapon lang yung throttle body, matagal nyo ng pinalinis, parang ganun. Parang last year, November po yata. Mm-hmm. 2010, no? 'Yung Oh, kasi kala niya nga dito kami dadating. May isa pa pala siyang customer. Ngayon lang mga 10. So, ayan mga paps. Yan 'yung lumabas sa ano, 'yung engine ECT, 'yung mga may nakapula siya. So, titingnan natin kung anong problema niya mga 'yan. So, yung sinabi ni sir kanina na pinapalitan nila yung mass airflow sensor, intake air. So, nandito pa rin. Siguro, hindi lang nabura. O, subukan natin burahin. Ayan, lumabas pa rin, sir. Yung siguro, o. Pero, kung napalitan na, sabi nyo, tignan natin, baka hindi lang nila na-delete. Subukan natin i-delete. So, read ulit natin. So wala na siya.
Siguro hindi lang na-delete nung pinagpagawa nila. So dito naman tayo sa isa. Hello? Hindi na na-delete yung kahapon na ano, pero meron pang ibang ano eh, nagno-notif din na i-check pa. So yun sa iyan, wala na rin. So yun yung sinasabi ko mga depende paps na nakaano, kumbaga nakaano pa rin yung mga trouble codes niya na hindi nabubura, naka-stored pa rin, kaya kailangan burahin. Kahit wala na ditong nakalagay na check engine light dito sa dashboard, nandito pa rin siya. Kaya yan yung kahalagahan ng scanner, kasi nakakaano yun eh, yung kumbaga nakaka-apekto pa rin sa performance ng ano natin, ng sasakyan natin, na pag may mga trouble codes na hindi na delete, na naka-installed pa rin dito sa ano, sa system, is dapat ma-delete yun. Kaya yun kahalagahan ng scanner. Yan ang main body. So ayan, di ba yung mga nakaano, kailangan mabura yung mga yan. Pag nabura, solid port. So di ba pag nabura na, wala na siya. So ang gawin natin, ayan, wala nang code siya. Ikot natin tong sasakyan, tapos mag health report ulit tayo. Tsaka para maano ko na rin, para ma, kumbaga para malaman ko na rin yung sinasabing problema ni sir, na pag natatraffic isa, nawawala yung lamig, tapos bumabagsak yung minor. Testingin natin. So mga papset, tinanggal natin muna tong ano, yung throttle body nya. Yan. Dilinisin natin, kasi pansin nyo, yan, madumi na siya. Tapos dito, panoy, yan, ang dumi na talaga. Yan. Nagpabili lang tayo ng ano, panlinis dito, yung cleaner. Tapos lilinisan natin to. Yan. Che-checkin din natin yung ano, yung battery niya, kasi sabi ng customer minsan daw bigla na lang sila nalulobat, parang ganun. Checkin natin din. So nakabili na tayo mga paps ng ano, panglinis. Tingnan niyo yung dumi niya, ayan. Sobrang dumi niya, ayan yung ano niya. Kaya pala ganun. Pwede yan, isa yan sa dahil. Ito sir, oh, yung mga dumi. Oh, so kumbaga yung nanikit na yung dumi niya. Hindi yan yung hindi nalinis? Oo. Oh, oh. Hindi, sabi di ba nalinis na, kaso lang, nalinis na daw to, kaso mag last November ba, December? So ito na yung ano niya ulit. So kumbaga yung sumobra na ulit yung dumi niya. Kaya subukan natin dinisin. Sana dito makuha yung pagbaba ng minor niya. Kasi ito naman yung isa sa dahilan din talaga. So, linisin natin. Ano ito kabili din na? So mga paps, pagka ganitong naglilinis kayo ng throttle, siguraduhin nyo kahit papaano may provide kayong scanner, kasi mahirap mga paps, hindi naman lahat, pero talagang minsan pagka nagtanggal ka nito is pagka naibalik mo na at nalinis mo na, nagkakaroon ng ano, yung kala mo sira na yung makina mo, pero kailangang i-relearn yung sinasabi na ano, yung i-relearn mo yung computer. Yan. Kaya kailangan may scanner ka rin. Saan lugar? So, tingnan nyo. Kanina, sobrang dumi yan. Okay.
Okay. Stop ba? So, yun mga paps, ang nangyari is lumabas na sa hula yung ano, yung problema nito kasi pauwi na sana sila sir. Kaso lang nung huling-huling test drive namin, iskala ko okay na. Yung pala ang nangyari is biglang lumabas talaga yung ano niya, yung sinasabi ni sir kaninang ano, na bumababa yung minor niya, nanginginig yung makina niya hanggang sa namamatay yung makina niya. So, yun palang may idea na tayo sa ganun eh. Kaso lang, ngayon talagang lumabas, tignan nyo yung reading niya. Yung bank 2, ano, bank 2 sensor, ay, bank 1 sensor 2. Ah, bank 2 sensor 2 ba to? Basta yan, oh, nakikita nyo. Wala siyang reading, dapat hindi nagsisiro, di ba yung sa vlog ko, hindi dapat nagsisiro yung reading yan. So, tignan nyo yung isa, yung O2 sensor, bank 1 sensor 1, naglalaro siya, ayan o. Ito kahit i-accelerate mo, ayan, point ano lang. Pero dapat siya kahit naka-idle, hindi siya nagre-range ng zero lang siya. Pero ito, nagsisiro siya. Dapat hindi ganun. So, yan yung titignan natin. Checkin muna natin yung, ano bang tawag dito, yung hard, yung ano niya, yung connector niya. Sa yung oxygen sensor bank to nitong Toyota Vios is nasa ilalim siya dito. Tapos yung connector niya is nandito. Ayan. Ayan yung sensor side, ayun yung ano harness. So tinanggal natin to para makaano tayo dito. Ayan, nandito kasi yan eh. Tapos ang gagawin natin, okay na pala di. Ang gagawin natin mga paps, hindi ako na, okay na, thank you. Ayan, muhugutin lang natin to sa ilalim. Ayan, tapos ito yun, yung connector nya. Titestingin ko muna, ayan, kung meron siyang, kung talagang sira na to. Oh. Wait lang. So, titestingin natin yung ano nito, yung resistance, yung ohms, kung meron siya. Diba sabi ko nga, itong heater na to, yung dalawang puti, nakikita ba? Ilapit mo dyan. Ayan, sa harness, sa sensor side to, yung mismo sensor niya, yung dalawang puti, testingin natin kung meron siyang ano. Lagay lang natin sa 200 ohms. So wala na talaga siya. Yeah, mga paps, ito titingnan natin. Yan, naka-start na 'yung sasakyan. Dapat 'to may voltage kahit papaano. Kahit konting voltage lang. Ito 'yung ano niya, 'di ba? Ito 'yung dalawang ano niya, dalawang magkaparehas heater 'yan. Ito 'yung isa ano 'yan, sensor. So wala siya mga paps. So, tama, naka DC voltage na tayo, 20 volts. So i-ano mo dito sa ano. So wala siyang reading dito sa ano, dito sa multimeter. Dito mo. Yan, nakikita niyo mga paps, wala siyang reading. So talagang ano nga, palitin na tong sensor na to. Ngayon, patayin na muna natin. Uhugutin natin tong sensor na to doon sa baba. Okay, hindi na tayo sa ilalim mga paps. Ito yung ano, oxygen sensor bank 1, bank 1 sensor 2. Ito, nandito siya after catalytic. So tatanggalin natin to. Yan. Ang ano niya 22 millimeter. Ang ginawa ko ito kasi wala ako ng special tools. Ito na lang. Inilusot ko to sa sensor. Tapos yan, naka-access na ako dito. Yan. Tapos yan, naluwagan ko na to kanina. Yan. Pag natanggal natin, bibili tayo. Yan, ito na yung mga paps. Kita ba? Ayan. So yan, dapat jackan nyo.
gumamit ako ng jack tsaka yung jack stand para safe, kasi mamaya magloko yung jack is bumagsak, mabagsakan tayo, kaya kailangan safety. Ito na mga paps. Ma'am, ito po yun, oh. Yung ano, bibili natin. Ayan si ma'am yung customer natin. Po. Kaya na yun? Ayan. So mga paps, ito pa yung isang ano proseso ng pagtitesting nito para malaman natin na hindi na talaga siya gumagana o gumagana pa. So, di ba ito yung dalawang, ano, sinabi kong heater, yung dalawang puti, ito yung signal tsaka ground. Ang signal natin yung violet, so ilalagay natin tong red lead sa, ay sa ano, sa gray pala, sa gray. Yung red lead sa gray, tapos yung black lead sa black, sa ground. Yan, tapos papaapuyan natin to. Tingnan mo, nakalagay sa, ano, sa 20 decivolt yung, ano, yung multimeter. Yan, dapat yan magkakaroon ng reading. Kasi pinainitan natin yung oxygen sensor mismo. Pero, pero nakikita nyo, ito pa, ano sa multimeter. Wala pa rin siyang reading ng volts. 0-0 pa rin siya. So kahit kanina pa namin pinapainitan to, wala pa rin siyang nagiging reading. So ibig sabihin, hindi na talaga to pwedeng ano. Kumbaga sira na itong sensor na to. Okay. Yan mga paps, na ikabit na natin yung oxygen sensor bank 1 sensor 2. Yan yung sa ilalim. So ngayon kaka-start lang natin itong sasakyan. Yan, ang gagawin natin dito mga paps is titingnan natin pag nag-normal na yung temperature nito, yung uminit na yung makina is kung mangyayari pa yung nangyayari siya sa kanya na nanginginig makina, bumababa yung minor hanggang sa mamatay. Tapos titignan natin kung may reading na yung ano niya, yung sensor niya. Kasi kahapon di ba nakita natin yung bank 1 sensor 1 may reading, tapos yung bank 2 sensor 2 is yun yung nagpe-fail, yung nagsisiro siya yung reading niya. So dapat hindi ganun. So subukan natin ulit. Health report. So lobat na rin yung scanner natin, nakalimutan kong i-charge. So as of now, wala naman siyang nakapula. Diba pag may nakapula is yun yung may problema. So wala naman. So gawin natin mag data tayo, data, yung live data. Tingnan natin kung may reading na yung kanyang O2 sensor. So read data stream. So hanapin natin dito yung O2 sensor. Coolant temperature para makita din natin. Tapos you will trim yung long ano, long term. Yan, O2 sensor, bank 1 sensor 1, bank 1 sensor 2. Yan. Titingnan natin yan kasi kahapon yung isa diyan yung sensor 2 yung walang reading. Tapos yung short term na lang yung short term. Okay. Yan, tingnan nyo. Yung long term 2.34%, coolant temperature na okay din. Ayan. So naka-zero pa rin siya, yun. Ayan na, nagsimula na siya. Ibig sabihin, uminit na yung makina niya. Ayan, nagana na siya, nag-reading na siya. Tingnan niyo yung bank 2 kasi yung bank 1 niyan yung una na umiinit pagka ano, kaya okay na. Pero yung bank 2, nagsisimula pa lang siya kasi medyo malayo siya sa makina. Ayan, meron na rin siyang reading. Ayan, kung nakikita nyo, yung ayan, 48, 51, naglalaro na rin siya. So,
yan yung kahapon na dapat hinahanap natin na wala siyang reading, nagsisiro siya. So yung, ngayon meron na siya, oh. Pag nireb natin, bumabalik siya sa, bumababa siya, tumataas siya. Dapat ganyan mga paps. Kahapon kasi, nagsisiro siya, tapos pag nireb natin, umaangat lang siya na point something lang, tapos nagsisiro ulit siya. So ngayon hindi na siya nagsisiro. Yan, naglalaro na siya. So ibig sabihin yan, umokay na yung ano, kumbaga okay yung nilagay nating sensor. Kumbaga yung sensor talaga na pinalitan natin ay sira. So yun nga pala mga paps, kaya sinabi ko kahapon, kasi kahapon, kahapon natin dinayagnose to. So ang nangyari is anong oras na yun lumabas yung ano, di ba? Sinimula natin na maaga, kala natin okay na, tapos nung uuwi na sila, doon palang lumabas talaga yung sinasabi nilang problema na nanginig yung makina, tapos hanggang sa mamatay na yung makina. Yun, doon palang lumabas, tapos ni-reading natin to, nagsisiro nga. Kaya yun, sa, eh, medyo hapon na, o ano, eh, medyo uulan pa, kaya sinabi ko, linggo rin naman kahapon, wala rin mabibila ng, ano, ng pyesa, kaya bukas na lang. Kaya ngayon bumalik sila, ngayon dinayagnose ulit natin. So, ayan mga paps, okay na siya. May reading na siya, pag nare-rev mo siya, is, yan na siya, naglalaro na siya, tumataas, baba na siya. Yan yung normal na dapat na reading ng auto sensor. Kaya, napaka-importante nitong scanner na gantong klase, o medyo, yung may live data siya, kasi yung pinang-scan nila dati dito, walang live data. Kaya kung ano lang yung lumabas dun sa scanner, yun lang yung pinapalitan agad nila. So hindi nila alam kung ano ba yung, kumbaga, kung sira nga ba talaga o hindi, kung bakit sira yun. So test drive namin tong ano, yung BIOS. Tingnan nyo, maganda naman yung reading ng auto nya, taas tsaka baba, which is kahapon, diba, nagsisiro. Ngayon wala na, okay na yung ano, reading nya. Tingnan nyo. Ayan, pinapainit pa namin ang husto, kaya iniikot-ikot namin para, kasi kahapon kung napansin nyo, kala namin okay na, ngayon nung uuwi na sana sila is biglang dun lumabas na nanginig, namatay yung engine. Yun ang inaantabayanan namin ngayon. So okay na mga paps, pauwi na sila ma'am, thank you po si sir. Salamat, opo. Okay na yung BIOS, hindi na namamatay. Okay. Ingat po. Thank you. Thank you. Ingat. Thank you.